Tell me one good reason why I should try continuing to fight it. Hey guys, welcome back to the channel. So ayun, sobrang delayed na ng video na to. At kung nagtataka kayo kung ba't nagtatagalog ako dito, kasi ewan ko, parang di masyado pahirapan sarili ko kasi forced daw ang English ko according to some of my viewers. Ito eh, maganda nga naman maganto ako kasi based nga naman ako sa Pilipinas. And to my English speaking only viewers, I apologize if I'm gonna be too lazy to add subtitles in this video. But yeah, let's tungkol saan ba yung video na to? So ayun, last September 9, nagkaroon ng sale ng Lazada. So last September 9, binili ko lahat ng mga to. I mean, in order. So yun, in order ko lahat ng mga to nung September 9, yung 99 sale ng Lazada. Sobrang daming deal na mga nakaw, steal, ganon. So alam ko iba dito pagsisisihan kong bilhin, pero iba naman parang necessity na din para sa akin. So ang lahat ng nagastos ko para dito ay 3,258.29 pesos. Ayun, baka pagsisihan kung bilhin yung iba dito kasi yung iba parang want lang naman, yung iba need naman talaga. So yun. So yun, mag-umpisa na tayo sa dalawang items na binuksan ko na para ma-test kung gumagana, at yung isa case kasi para matingnan kung fit nga ba siya para sa phone ko. So yun, yung una kong binuksan ay yung wireless charger. Compatible siya with quick wireless charging to supported Android phones. Ewan ko kung supported ng ibang phone na may wireless charging. Ewan ko kung supported nila ang fast wireless charging like most Samsung phones. So yun, eto siya. Tapos may parang plastic cover pa dito sa harap na parang ayaw ko muna tanggalin. Saan nakikita nyo? Kasi manual focus lang ang gamit ko sa camera ko. So ayun, magpapakita lang din ako ng mga B-roll shots nito para makita nyo siya sila up close. So yan, may quick start guide na hindi ka matulog babasahin yan. At ayun, hindi ko pa actually siya natatry kapag natry ko na siya, walang case yung phone ko, which is the Samsung Galaxy S7. So yun, kahit plastic na case, mukhang di siya gagana kapag makapal. So kailangan indirect contact yung phone dun sa wireless charging pad kung gusto nyo siyang gumana. At ako nga pala sa mga nagtatanong kung bakit hindi gumagana yung fast wireless charging na capability ng kung ano man yung phone na nasa inyo, kailangan nyo ng compatible na quick charging adapter for it to work. So ang next na shit na binuksan ko ay etong case. So ewan ko, nakikita nyo kung nababasa nyo, pero di naman obvious na case siya. So yun, gusto ko lang ng manipis na case para ito, kasi yung case na to okay naman siya, may stand siya and kickstand, ewan ko, nakikita nyo. Pero ayun, maganda dito anipis niya, tsaka may mga parang na holds, mga maliit na hold siya, alam mo itong tawag dito. Basta maganda siya, ay matry na din kung kailangan nga na direct contact ito sa wireless charging pad para gumana yung fast wireless charging. Ano ba sinabi ko? Okay, so gumagana siya as long as manipis yung case. Di ko alam kung basta pakanipis niya, parang skin lang siya. So ayun. So ang gagawin natin, hulihin natin yung dalawang earphones, earbuds na binili ko. So itong, ito, USB OTG, sobrang necessity nowadays, especially para sa mga estudyante. Though hindi na ako estudyante, yeah, kailangan ko pa din to. Ngayon nga pala, munti ko na makalimutan yung price ng dalawang una kong binanggit. Yung first wireless charging pad ay 470, tama ba? 471 ko siya nabili. Alam ko original price nun or regular price nun ay 800 pesos, so sobrang steal nun. Lagi ako napapatingin sa taas, ewan ko kung in-focus ako ngayon. Tapos itong case na binili ko, 200 pesos lang. Pwede na, di ba? Di naman siya yung sobrang mura, pero di naman siya yung Green Hills o Divisoria sa mura, pero ayun. Sunod ay itong USB OTG 32 gigs, 460 lang siya. Sobrang mura na nun para sa 32 gigs. Kung bibili kayo sa mall neto, ang ganito capacity, abutin kayo ng 800 pesos kung sa mall kayo bibili. So, ayun. 32 gigs, necessity para sa akin at least, at para sa mga estudyante, syempre. Ayun. Sunod ay etong, actually, excited ako dito. Eh. For 325 pesos, nakabili ako ng wireless keyboard. Mini keyboard siya, may sarili siyang 2.4 GHz wireless na adapter. So, ayun. Ewan ko kung may Bluetooth to, hindi ko masyadong na-check eh. Ayan, tingnan natin ngayon.
Ito nga pala, kung may nabili kayo ng September 9 na gusto nyong i-share na good deal, then leave it in the comments. Sayang yung plastic wrap, nakakabuisit. Yung sana hindi is nila masyadong ini-scotch tape yung, ayan, sila mo naman. Okay, so yun. Actually, nagulat ako, ang liit niya eh. At ang maganda dito, ayan siya. Again, papakita ko naman yung mga B-rolls ng mga to. Meron siyang sarili niyang touchpad sa taas. So, parang all-in-one siya na open. Ayun, may battery siyang kasama at hindi ko in-expect to. Ang battery niya ay yung parang sa mano kaya na phone dati, Astig. At ito ang 2.4 GHz. Huwag na pala. Ito ang receiver niya. So, yun. So, connect mo lang sa PC mo or... Oo, matry na nga ngayon. Ang nga pala, hindi ko na pinasa ko na nasa kahon. World's most mini wireless keyboard mouse combo. Tama nga naman yun. Perfect on full PC smartphone. Ah, okay, pwede din siya smartphone. Wait, on, off. Okay. May battery indicator siya. Meron siyang, ewan ko kung ano yung ilaw na to. Pero madi-discover ko siya once na... gumagana, at gano'n. Alam ko, plug and play lang siya eh. Okay, sa ngayon, hintayin natin mag-install yung drivers. Pero ayun, medyo kinabahan ako. So yun, for 325 pesos, okay na siya para sa, kanyari, movie watching, gano'n, Netflix. Hindi nyo na kailangan tumayo kapag nasa desktop nyo kayo. Desktop or laptop. Ayun. Hindi pa din siya gumagana. Next ay ang, itong, ano nga ba ito? Ito, Charge G2 Plus na Bluetooth speakers. So, ang claim na ito ay, ewan ko kung yun talaga yung brand niya, kung Charge, basta yung tawag sa kanya, G2. Maganda kong tumitingin sa taas. So, yun, sobrang liit niya. Para siyang knock-off ng JBL speakers. I mean, yung ano niya. Ayun, test natin ngayon. Tapos, regarding to sa battery life, baka, and claim nga nila 5 up to 5 hours, which is the same. At o nga pala, ito ay yung presyo, sabi mo muna, 287 pesos. So, yeah, sobrang mura nun. So, yun nga, claim nila up to 5 hours of continuous music playback. Ba't ang dami nyo maglagay ng scotch tape sa ayang yung plastic wrap? Tapos pagkabukas mo ng package, sayang na may plastic wrap, may thank you card. Don't forget, wrap so, ito nga, yung JBL Go na nasa akin. Ganda na ito para sa price, 999. Ay, nabili ko siya noon, 800 pesos sale. Tama nga ba? Yan, tapos ko compare natin yung sound quality. So, alam ko, naririnig nyo to through a microphone sana. Oh, hindi naman kita yung microphone eh. So, yun, bibigyan lang kayo ng idea kung how they sound. Ito nga pala, kiniklaim nila na splash-proof to. Ewan ko kung gagawin ko yun, pero IP certification. Wala. Okay, so yun. Ito, on-off switch. Tapos... The Bluetooth device is really too pale. Oh, still! Chalgu! Nothing against Chinese, but... Ayun, medyo weird yung ano niya. Micro USB cable. Paano siya? Okay. Pairing mode ata siya ngayon eh. So yun, ganito siyang kalaki kumpara sa JBL Go. Siyempre, papakita ako ng B-rolls kung... Ayun, yung size comparison. Okay, G2. Okay, so pag binuksan mo ata siya. Okay, so far sound quality wise good siya. Talagang maganda yung sound quality niya, pero talagang lacking sa bass kumpara dito, which is... Ayun, maririnig niyo siya ngayon. So yun, wala siyang Bluetooth pairing mode as long as walang nakakonect na Bluetooth device sa kanya. Mukhang kahit sino pwedeng kumonect dito. So yun. Okay, sound quality wise, halos pareho lang sila. Mas buulan talaga yung tunog dito sa JBL Go, which is actually quite understandable. This is almost 300 pesos. This is almost 1,000 pesos. So, yeah. With regards to battery life, baka update ko na lang kayo sa Twitter. At ako nga pala, meron din siyang
So, kumpara sa JBL Go, pwede kang magsaksak ng USB device dito, SD card. So, yun yun, isa pang advantage nito. So, yan, ito medyo boring to actually, USB cable lang to sa Ugreen. So, sa mga hindi nakakalam ng brand na Ugreen, maganda yung mga products nila. So, kahit sabihin natin simple lang, mga basic products lang like USB cables, mga adapters, USB hubs, ayun, quality yung mga products na nasa kanila. Problema nga lang, yung products nila ay mag-ship from abroad at meron siyang ganda ng thank you card, di ba? Thank you for your purchase. Tapos itong Velcro strap, Bernas, tabi ka muna. Hindi ka tayo tatapon, tatabi lang kita. So ayun, ito siya, braided siya na micro USB. Ayun, may parang ewan ko, faux leather lang ata to, pero leather ata siya talaga. Wow. Ang galing naman. Ayun. Nandiyan siyang kasamang yung gantong cable management strap. Sa jeans, yung maong yung feeling nung sa cable niya. So yun, gold-plated yung connectors. And metal ata tong metal o plastic yun. Pero yun, basic necessity. Sunod ay itong ultra bright na flashlight. Ewan ko ba ito binili ito? Parang nakita ko lang tapos. Ewan ko kung kasama din ito dun sa 99 sale. Pero ayun, test natin siya. Kung gano'ng kaliwanag siya. Baka magpakita na lang ako ng video. Night shot. Sabi naman mo yan, madami yung charge. Take na yung zero yung mabulara. So yun, parang inside pa siya ng military. Price. Wait, nabanggit ko ba yung kanina? Wait lang ah. So yung Ugreen na USB cable ay 226 pesos. Okay na, kasi matibay naman siya. Ata. So yun, tapos itong flashlight naman ay 280 pesos. Kung ito nga yung parang ginagamit sa mga parang military type na flashlight. Ano ko, kung tawag, pero yun. So yun, meron siyang, wow, the battery. So, ewan ko na size na ito, pero laki niya. Ang maganda pa, may kasama siyang charger. So, ayun. Kailangan matapos agad ito. Abot tayo ng 30 minutes. Wait. What? Ah, okay. Okay, so push mo yung shit para lumabas siya. Ewan ko, ba't ko sinasabi shit? Ah, okay. Pwedeng ito na lang. So, pwede ata siya, kung sa size, yung laman neto, kailangan mo ng tatlong AAA na battery sa loob neto or itong malaki na sinupply. Wala ata siyang charge. Shit. Latang charge yung battery niya. So ayun, hininto ko muna yung recording kasi umabot na tayo ng 30 minute mark, which is the limit for my camera. Yun. So balik muna tayo dito sa, nga pala, sa nagtataka, yung dito sa super bright na flashlight na binili ko. Yung battery charge ko muna sandali para, ayun, tingnan ko gumagana nga ito. Pero yun, nastig, meron siyang yung zoom function, so maabot siya up to, ano ko nga ba? Okay, so ito yung nga yung wireless na, ang galing nyo! So papakita muna sa inyo through B-roll. Ayun, kung gano'n siya kaganda. So, kumpleto naman siya sa functions. May additional mga parang macro keys siya. So, right click, left click dito sa side. Meron din siyang mga gestures. 2 fingers para mag-scroll. 3 fingers para right click. And so, pag matagal pala siyang idle, mamatay siya. So, sa mahalaga, maganda siya and kumpleto siya sa function and super portable siya. So, sa mga tamad dyan, bili na. So, itong JBL T110. So, usually, you can get this for 500 to 600 pesos. I was able to get it for 344 pesos, which is a steal. So, parang equivalent to nung JBL T450s ko na, saan ko ba nalagay yan? The same? In terms of sound quality, comparable siya sa JBL T450s. And I'm dying inside. Yung design nung earbuds para inaka-slant siya. Ano nga ba tawag doon? Yung tangle-free cable, flat cable siya. And then, test lang natin sandali yung sound quality niya. Ngayon, bumili ako ng ganito kasi wala akong earbuds ngayon na may headphone jack. So, hindi nga pala siya wireless na earbuds. May kailangan mo na headphone jack. Kung yung phone mo ngayon may headphone jack pa, swap mo. So yan, usual books and s**t.
Yeah, so yan, may kasama siyang mga tips kung depende sa laki ng butas ng tenga mo, syempre. Ay, nako! So yun guys, welcome back. So yun, charge ko sandali yung battery na itong super bright na flashlight. Yung pala, baliktad lang ata. Charge ko na din siya, tapos ayun. Ayaw ko makikita niya, pero sobrang liwanag niya. Tapos ayun, meron din siya yung zoom function. So yun, sa mga malayong shots. Ayun, magpapakita na ako ng B-rolls na ito sa madilim na lugar. Tapos yan, itong JBL P110s. Of course, wala siya yung hooks para hindi siya talagang matanggal sa tenga mo. Pero in terms of sound quality, panalo talaga. So, yan. Yan, final product ay itong Blue Dio. So, kung naalala nyo, gumawa na ako ng review sa Blue Dio headphones. Hindi siya sa akin, sa kaibigan ko siya. So, yan, shoutout again to Leo for allowing me. Ang maganda pa dito, nasa magandang bubble wrap. Ay, hindi naman siya bubble wrap. So, ayan. Ganyan siya, sa nakikita niya na mabuti. Tapos, ayun, diba, para siyang ano, envelope. Ewan ko. Price ulit ay $726 siya. So, sobrang sulit nun. In terms of sound quality, according sa reviews, sobrang ganda daw. Yun, sobra parang. Ang mahalaga, meron siyang 12-hour battery life. So, yun yung claim ng Blue Dio. Yun din yung parang confirmation galing sa mga buyers nito, sa mga nag-review na legit siya, 12 hours yung battery life niya kumpara sa, wait lang, kumpara dito sa Huawei A920 nga ba to, BL earbuds. So yeah, 6 hours lang, 5 to 6 hours lang nakuha ko dito. So usually napapatay ko to in less than a day, so in less than a 12 hour day. So yun, so kung sa ngayon, sound quality muna ano yun ko, kung yeah, yun. Tapos bago mo ako ng full review nito, so yun. Ganda yung packaging. Tanga ko talaga eh, no? Yung gagawa ko ng unboxing video, hindi ko katabi ito sa akin. So wow, so may bubble wrap din siya sa loob. Parang may anti-static na packaging siya. Makakatamad magligtik. Okay, so yun. USB Type-C. Doon palang panalo ka na, USB Type-C. So yun. Maganda dito, parang both sides may battery siya. So yun, nakikita nyo, again, papakita ko naman sa B-rolls yun. So volume up and down, power button, tsaka yung active noise cancellation button. So, sa kabila naman, wala naman siya nakalagay, parang battery lang talaga nakalagay dito. Okay, so in terms of sound quality, so ang napansin ko dito, yung lows niya, low frequencies, parang hindi naman wala, kinukulang. So in terms of bass, medyo kulang siya. In terms of highs and mids, it's good, really good. So yun, update ko kayo tungkol sa battery life nito. Again, bago mo ako ng separate review para dito. So ayun, so yun, sana na-enjoy nyo itong video na to kahit pa paano, ewan ko. Ayun, at ang lesson siguro, parang may lesson ka makukuha sa video na to. Ayun, huwag ka manghinayang gumastos ng pera sa mga bagay na talagang magagamit mo naman. So yun, kaya ako din binili yung fast wireless charging pad kasi 2-year-old na tong phone na to. So kung nakita nyo yung video ko dito, yun, medyo laspag na yung charging port neto. So ayun, mas magandang ganun para gagamitin ko lang yung port neto pag mag-transfer ng files. Ayun. So ayun, sana na-enjoy nyo ulit yung video na to. Iiwan ko yung mga links sa description kung gusto nyong bilhin. At o nga pala, sa mga hindi nakapanood nung last tech deals na video ko, wala akong Lazada affiliate link ngayon. Temporary link na nasa description ng video na to. So yung mga links ng items na to, wala pa silang deep link. So kung kinlink nyo yung link na yon na nasa namang items na nandito, wala akong makukuha dun. So kung sinisipag naman kayo, yung temporary link ko nasa description ng video na to, i-click nyo yun, tsaka nyo bilhin yung mga items na to. So, ayun. Leave a like, dislike if you feel like you have to. Consider subscribing if you're new to the channel. So, for now, you can donate through PayPal to support the channel. Also, follow me on Twitter as I occasionally post updates regarding the channel there. Thanks for watching, and I'll see you guys in the next one. Peace!